Listeners, I would like to shout out Sir Prince Kabangon, 1 hour subscriber. Stay tuned lang and keep in touch. God bless you. Thanks for support. Salamat! Later. Dakilang ama, yan ang meron ako. Wala mang amang perpekto, basta sa kanya ay kontento at masaya na ako. Hindi nga kami pinapabayaan, baggos kami ang kanyang inaalagaan. Kung babalikan ko ang mga dating masayang alaala, marami, marahil ayoko nang mahiwalay pa sa kanya. Nung kamusmusan ko, lagi niya kaming pinapaligaya. Naalala ko noon, madalas siyang magbiro at gumawa-gawa ng kwento upang kami ay mapatawa. Ganyan kanya kami kamahal. Minsan niya nga, hindi niya kami pinagliban. Nalala ko pa na ako'y ng aking ama na naghatid sundo sa akin sa eskwela. At pagkatapos ay pupunta na rin siya sa aming tailoring shop sa merkado para magbanat ng buto para sa aming magkakapatid upang may pagkain kami. Dala-dala ko pa ang binigay niyang rosaryo. Nakalimutan lang ang lahat. Huwag lang ang rosaryo ni tatay. Ang araw nga naman ay sadyang kay bilis. Ni hindi ko man namalayan na ako'y lumalaki na. At ako'y nabiyaan ng anak na siya nagpalaki niyan. Kaya close sila ni tatay. Marami ng pagbabago. Kahit ang ama ko ay sadyang malayo. Kahit yan pagkatapos itong COVID, uuwi kami sa kanya, kaya sana matapos na itong COVID, pinapalangin ko sa may kapal. Hindi ko pa rin makalimutan ang araw at oras ng kanyang pamitinuruan, mga aral at payo. Nasaan man kami tumungo, ay dala-dala pa rin namin ito. Yan ang ama ko na kahit malayo, nandito pa rin siya sa aming isip at puso. Kaya sa ama ko, isa lang masasabi ko sa iyo, tay. Mahal na mahal kita, higit pa sa puso't diwa ko. I love you, tay.